Inilunsad na ng MMDA ang proyektong tinatawag na electronic tagging para sa mga pampasayarong sasakyan. Iginiit ng MMDA sa mga grupo ng transportasyon na sila rin ang makikinabang sa sistema na yan kasi madali nang matutukoy ang mga kolorum na sasakyan. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang Radio Frequency Identification Tag o RFID, electronic tag na mistulang maliit na sticker. Ikakabit ito sa salamin ng mga pampublikong sasakyan. Ang tag na ito, laman ng lahat ng impormasyon tungkol sa sasakyan at sa prangkisa nito, na mababasa naman ng fixed e-tag readers na ikakalat sa iba't ibang bahagi ng kamay nilaan, bukod pa sa handheld readers na hawak ng MMDA traffic enforcers. Ipinakita ito ng MMDA kanina sa mga kinatawa ng transport sector. Plano raw ng MMDA na lagyan ng electronic tag ang lahat ng public utility vehicles sa Metro Manila. Ipiniliwanag rin kung paano ginagamit ang proyekto. Proyektong mula rin daw sa transport sector. Ang gumastos nito, nag-propose transport sector, sila ang gumastos, LTFRB ang kuprovide ng database, kami lang ang manguhuli. Pag pinindot mo yung lalabas ka agad doon kung ano yung plate number mo, franchise number, yung ruta mo, engine number, etc. Hindi mo na kailangan ng papel. So doon pala mahuhuli mo na. Sa halagang 200 piso, yun ang maidadagdag araw-araw na kikitain ng isang tsuper sa bawat rutang kanyang tatakbuhan kung merong ganitong e-tagging. Sa pagtaya ng transport sector, kung 60,000 ang legal na public utility jeep sa Metro Manila, mas marami pa rito ang mga kolorum na sasakyan na nagpapahirap daw sa mga may legal na prangkisa. Doon sa parte po ng mga illegal na mga tumatakbo ngayon, ay hindi na po kayo makakaporma ngayon gawa po ng itaging na itinayo ngayon. Kaya humanap na po kayo ng ibang kabuhayan ninyo. Dahil kami po ay matagal na nagtiis at wala na kaming kinikita, naligal kami na binigyan ng atoray ng ating pamahalaan para maglingkod at magserbisyo ng maayos. Wala raw gastos dito ang pamahalaan. Ang 500 pisong halaga ng itag babayaran ng PUV operators. Dadaan sa 2 buwan na trial period ang proyekto. Sa Enero ng susunod na taon, inaasahang magiging full blast na ang itaging project. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras.